Obet Martin, yan. Ang magiting, yan. Matikas, aha. Poging-poging presidente. Payat na payat. Ng Pasamasda. Kaobet, ang dami ko ng adjective. Papurin lahat yun, ha? Kaya nga. Maraming salamat, Alvin and Doris, at sa mga nakikinig po tanunod sa atin. Good morning. Medyo hindi rin maganda umaga dahil medyo mitas tayo ng 40 centimos. At ito, maganda lang ang feeling ng mga gasolina sapagkat malaki ang rollback sa ilang 2 piso. Sa gasolina, pero yung diesel increase, ano? Pero Kaobet, ano po ang inaasahan ninyong aksyon ng LTFRB? Mamayang hapon po yung hearing, hindi ho ba? 1:30. Anong expectation ng Kaobet? Well, sa aking pananaw at very positive po kami na maibibigyan na yung ating provisional increase na 1 peso doon sa main petition na 5 pesos. Sapagkat doon sa nakaraan pong pagdinig ay ang amin lamang hinihinga ng increase na provisional ay ang National Capital Region gaya ng binanggit mo kina. Pagkat dito na nagkaroon ng pagtataas ng minimum wage na 40 pesos. Mm. At doon nga sa nasabing pagdinig ay nagkaroon ng mahabang talakayan ang aming abogado, kami at ang ating mga board chairman na Guadi sa tandalawang board at nagpaliwanagan. At doon nga inabisuhan kami o pinayuhan na gawin ang nationwide ang 1 peso para makatulong na rin tayo sa ating mga anay na apektado din itong mga pagtas ng petroleum products. So today is the filing of our supplemental petition at naniniwala ako, Alvin and Doris, na kami mapagbibigyan sapagkat talagang hirap na ang ating mga kasamaan sa hanap buhay dito sa pagtaas, mataas, pagbaba. Maliit lang, karampot lang, nakakahiya naman ang DOE. Hindi ko alam kung anong pamahalan pa ng ating pamahalaan ang pupuntahan namin para lamang pag-aralan nitong hindi balancing pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo ng petrolyo ng ginagamit namin. Pero, Kaobet, itong pagkasakali nag-desisyon ngayon, agad-agad ba yan i-implement? Agad-agad sisigurin? Ibig sabihin bukas agad, matataas ng piso. Bukas agad ba yan? Alam mo, Ma'am Doris, ano, Sir Alvin, itong mabigat dito, gagawa pa ng order yan, gagawa ng order. Siguro, baka ito mga next week pa ito maipatupad o hopefully itong Bernice Ted pag nagawa agad ang order dahil talagang pagkaganyan, medyo mabagal ang board, maraming papeles. Samantalang kung mapupuna mo, babalik-aralan ko lang. Babalik-usapan ko lang, noong 2018, noong kami mag-file ng reduction of fare, ngayong araw nag-file kami, bukas, inilabas na nila. Sana ganun din, sapagkat ito ngayon pansamantalang pagtataas lamang at ako'y higit sa lahat, Sir Alvin and Ma'am Doris, na humingi ako ng pangunawa sa ating mga mananakay. And aside, even Ma'am Elvira Medina ng Commuters Group, ay talagang they filed a motion interposing no objection to our provisional increase of 1 peso sapagkat 19 na nila ang flight ng ating mga katsukaran. Kanya, yung pong pinag-uusapan natin, sana bilisan. Sana within the week ay ilabas ang order para doon po sa piso na yan para pakinabangan na po ng ating mga anay at maka-break even man lang kami doon sa pagtaas na 1 taas na ng ginagawa ng ating mga pa-supplier ng ating petroleum product. Kaobet, si Zaldi Ping Ai, ang national president ng Stop and Go, nandyan din sa Zoom naman. Ano? Okay. Zaldi, maganda umaga sa'yo. Good morning, sir. Zaldi. Good morning po, Ma'am Doris. Ayan, narinig ka na namin. Zaldi, ano naman yung expectation ng Stop and Go? Kasi po, para sa information ng mga nanonood at nakikinig po sa atin, kahit sino man dyan ang pagbigyan, lahat naman sila'y makikinabang. Correct, ano po? Correct. Hindi ito kung ang magpagbibigyan pasang mas na pasang, hindi po, lahat. Lahat po ng Joper makikinabang. Anong expectation nyo sa mamaya, Mang Zaldi? Well, inaasahan po namin, sir, yung aming petition na 2 pesos kasi kung piso lang kasi ang ibibigay po ng LTFRB ay masyado naman pong napakababa at alam naman po natin na itong pagtaas ng diesel ay hanggang December po ayon sa DOE.
Pero Mang Zaldi, kung mahirap pagbigyan ng piso, feeling ko mas mahirap pagbigyan ang dalawang piso po. Kaya nga tanong ko nga kanina kay Alvin, saan kukunin ng manggagawa yung piso, yung dagdag piso? Hindi lang naman isang beses ikaw sasakay ng jeep. Si Mang Zaldi, ang expectation niya, dalawang piso ang aprobahan, Mang Zaldi. Yes, batay kasi sa aming computation, Sir Alvin, Ma'am Doris, yung 2 pesos kasi na 4 na piso pala kasi maghapon yon na mawawala sa mga mananakay, 4 na pesos lang po yon. Dito kasi sa mga driver ko namin, doon sa kumukonsumo ng 30 liters, 507 po ang nawawala kada araw. Doon sa, lalo ngayon ay tumaas na naman ng 40 centavos, so nadagdagan na naman po ng umabot na yung 25 liters na ikinakarga nila araw-araw ay umabot na ng 432.50 doon sa 7.13 na idagdag po na presyo ng diesel. Oh, pero tama naman yan, Boss Aldi, ano? I will not disagree. Talagang bugbog po ang ating mga chuper. Pero feeling ko hindi rin papayag yun kasi inflationary nga po eh. Oh. Although ako lang po ito, no po, ang board ang magdi-decide. So positive kayo, confident kayo, Zaldi, na dalawang pisong ibibigay na dagdag pasahe later? Yes po, kasi batay sa aming isinumito na datos, malino naman po yun, bakit nga kami humingi na, kaya nga po hindi na po kami humingi na provisional. Higit pa po sa dalawang piso. Okay, okay. Kaya dalawang piso lang po yung aming hiniling dahil yun naman po ang nakikita namin na reasonable, makatwiran. Ano po ang ibig sabihin, Mang Saldi, kung sakaling i-deny ang inyong petisyon, ang inyong petisyon? Ano mangyayari? Kung sinasabi nyo nga na yan ang makatarungan, yan ang tama lang, pero kung hindi naman talaga kakayanin na ibigay yan, paano po mangyayari? Well, kung iyan po rin ang naman ang kanilang ibibigay, wala kami magagawa kundi tatanggapin po yung aming kapalaran. Tiis-tiis kasi na ikaw, Bet, tanungin mo, partner. Kasi natanong natin si Kaobet, pag pinagbigyan, hopeful siya na pagbigyan. Kaobet, anong mangyayari pag hindi pinagbigyan? Palagay ko, hindi, I'm not on the negative side, but very fast din ako na kanya nireset ang aming hearing. Today, for a week, ay very fast na ibibigay na yung aming 1 peso na provisional increase. At yun na mga napag-uusapan nyo nila kasamang Saldi, napapainggan ko, Ma'am Doris and Sir Alvin. Opo. Yung pong kanilang petition ay permanent na 2 pesos, submitted for resolution yan. Kanya yung aming po ay nireset dahil yun niya, gusto lang ng board na i-gawin na namping nationwide yung 1 peso provisional increase. So our lawyer will file our supplemental petition by this morning together with us para po doon sa aming hearing mamayang hapon. Inuudyukan ka ni Camille Kaobete. Hindi daw ba ang resulta ng pag hindi pagbibigay nito ay tigil pasada? Wag naman! alam po ninyo sa haba ng panahon ng araw, Alvin and Doris, very active tayo sa ganyan, pero sa tagal ko sa transportasyon, hindi ho solusyon ang tigil pasada, kundi ang solusyon ni ugnayan pa rin sa ating mga kaugnay na pamalanggay ng LTFRB, LTO at DOTR. Hindi po solusyon sa panahon neto sapagkat ayaw namin na mahirapan ang ating taong bayan. Ang pagtigil pasada po ay ginagamit lamang yan o strike sa mga kumpanya kung wala na court of last resort na tinatawag, kung wala na po talagang pag-asa. Kanya dumarating ang pagkakataon na yan na tumitigil, nag-i-strike upang makuha yung kanilang gusto sa pirapang sistema. Mali po ang prinsipyong iyan. Kaibigan Alvin and Mang Doris. Mang Zaldi, sa inyo po, pag hindi pinagbigyan, anong gagawin yung aksyon? Wala naman po kaming gagawing aksyon, katulad ng sinabi ni Kaobet na hindi naman na panahon ngayon yung mga ganong pagkilos. Unang-una, in fairness naman, ang gobyerno natin ngayon ay maluwag naman natin tinatanggap kung ano ang kanilang mga pagpapasya. Ang mahalaga sa amin po sa ngayon, mahalaga sa ating gobyerno ay kinakausap ka, kinukonsulta, pinakikinggan. Opo. Kaya hindi na po tayo aabot sa mga ganong na
gawain. Siguro, ipanawagan din natin sa LTFRB, kapag hindi nyo pinagbigyan, ang natural consequence niyan, kaobet, kazaldi, ay edi titigil na lang yung chuper sa pagbabiyahe. Kasi talo siya eh, di ho ba? Para ke na magpapakahirap siya sa kalsada. Kung nakita lang naman niya, mapapako sa 300, 400. Para ke, di ba? Di ba kaobet? Tama, tama yan. Kanya nga yan eh, kung doon sa mga nakaraang ating karanasan, ang iba nating mga chauffeur o driver ay naghahanap na ng alternative work, yung tinatawag natin na nagko-construction worker. Yun, oo. Kasi talagang nag-barbecue na lang, tumutulong na nagkakarga doon. Dahil doon, mas may sigurado silang kikitain. Correct, correct. Dito sa pagmamaneho, talaga dito, Ma'am Doris, Sir Alvin, medyo pagka talagang hindi ka tumama, hindi ka nakatiyempo ng biyahe, eh, minsan yun, may break-even ka pa, abunado ka pa kung minsan dahil nga sa taas ng presyo. Pero ang resulta pa rin yan, kaobet, partner, ang kawawa, ang mga pasahero din. Kapag ka tumigil na itong mga chuper sa kanilang pagpapasada, papaano na, kukunti at kukunti ang mga mamamasada, papaano na ang sasakyan ng mga commuters? Yeah. So, ang ending, yung apektado, yung pasahero din. Ordinaryong pasahero. Ordinaryong pasahero din. Di ba? Zaldi, pakita kaya natin si Kaobet nag-online selling. Why not, partner? Tapos sabi naman ni Zaldi, mine, gumaganyan siya. Zaldi, anong consequence pag hindi yan pinagbigyan? Tama ba yung sinabi ko na, eh, hindi na lang magmamaneho kasi para ke, di ba? Walang sense. Yes po, sana tutulong po yung aking mga ibang nasasakupan, nandyan na po yung lumipat na sa ibang trabaho, naglalamong. Yung iba naman, humihingi ng bawas boundary. Kaya napakabigat yung aming hinaharap sa ngayon. Okay, so let's just hope for the best, no? Correct. Eh, paano pala kaobet kung ginawang 50 centimos? Yung sabihin, hinahay, tumawad, nag-meet. Kasi ang problema mo dyan, barye, sa totoo lang, Kaobet, paano pag 50 centimos? Alam mo, Alvin and Doris, hindi na napag-uusapan yung 50 centimos sa ngayon. Kasi nga, talagang piso na. At yan nga, nung pang-araw, mga during our previous hearing, sinabi ko yung 50, pinag-aawayan lang po ng super at ng commuters. Mas gusto na ng commuters yung peace o buwa na lang. Correct. At para makatulong tayo. At katunayan niya, itong mga nangyayari sa kasalukuyan, sa karanasan ng aking mga kasakyan. Abay, mayroon pa tinatawag yung keep the change. Nauso na naman yung salatang keep the change. Magbibigay ng 15 pesos, susulat, o iyo, sa'yo na yan, para pandagdag mo ng kurudo. Eh, maraming commuters sa ngayon ang nakakaunawa ng flight ng ating mga driver. Kanya, sinasabi ko naman sa kanila, ibalik nyo ang sukli pag sinabing keep the change, magpasalamat kayo sapagkat 19 na naunawa nyo ang ating katatayuan sa kasalukuyan. Zaldi, what about sa grupo ninyo? Pwede bang 50 centimos? Sir, siguro kung yan talaga, pero yun nga, pag 50 centimos, baka yung pasahero din ibibigay din yung piso. Kasi pag 50 centimos kasi, parang hindi na rin nila tinatanggap pag sinuklihan mo ng 50 centavos. Kaya, ewan ko lang. Yun mga ang kanilang mga nakikita na karapat. Dapat, pero nakita nyo naman nung hearing, Sir Alvin, Ma'am Doris, hindi na humarap yung tumatayong leader ng mga commuters. So sa tingin ko, tanggap nila yung aming kahilingan. Nag-uusap nga kami ni Doris, parang hindi. May 50 centavo coin pa ba ngayon? O 25 yan? Parang wala na ako. Camille, meron bang yung coin na 50 centavos? Wala, parang wala na kaobet, no? Wala na, Alvin. Dalawang benching. Hindi rin makakabili ng candy. Parang wala nang kapag meron pa 50 sinasabi mo, parang wala nang value. Walang value. Anyway, kaobet, let's hope for the best. Ha? Sana pagbigyan po kayo. Di ba? Mm-hmm. Maraming salamat, Alvin and Doris. At sana po ay mapagbigyan namin kahilingan. At sa mga mananakay, rest assured na kung magkaroon po ng normal na balik sa ating mga pressure ng petroleum product, kami rin po ang magbabalik para ibalik natin sa 12 at 14 ang pamasahe sa modern at traditional jeepney. Okay. Magandang umaga po. Magandang umaga, Kaobet. Thank you.